Dahil nga pala napakalakas ng ulan, nabutas nitong aming bubungan. At dahil nga dito, lagi nilang tumutulo dito sa aming likuran. Parating nga pala akong gumagamit ng kaldero para lang panahod sa ulan. Hindi na nga pala ako nakatiis at namorder na ako nito sa TikTok. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay dumating na yung in-order natin sa TikTok. Lagi kasing tumutulo ang bubong dito sa aming likuran. Dito nga sa may bandang dulo ay napakalaki na ng butas. Palagi nga ako nagpapalit ng basahan dahil napakabilis nitong mabasa. Naglalagay din pala ako ng kaldero para hindi lumawa. Kaya naman kinabukasan, maaga nga pala ako nagtimpla ng kape para magawa itong aming bubungan. May katagalan na rin kasi to at hindi na maganda ang kondisyon. Ito nga palang bagay na to ay hindi natin pinopromote. Gusto ko lang talaga malaman kung ito ba talaga ay epektibo. Napanood ko nga rin pala sa TikTok na dumidikit to kahit basa. May adhesive kasi to na madikit at hindi basta-basta natatanggal. Kaya naman bumaba na ako dito sa aming bubungan para masubukan. Agad ko nga palang pinuntahan itong butas dito sa aming bubungan. Hindi lang pala ito nag-iisa at napakarami na. Medyo masakit din kasi sa ulo kapag merong ganito klaseng problema. Agad ko nga itong dinikitan ng aluminum tape para matapos na. Kung hindi ko nga pala ito gagawin ay masisira lang ang mga gamit dito sa loob ng aming bahay. Lalo na ang mga kagamitan na gawa sa kahoy. Lahat nga pala ng pako dito sa aming bubong ay akin na nilagyan. Malalaman ko nga kung effective do kapag umulan na ulit na malakas. Kung irerate ko nga pala ito ng 1 to 10, ang ibibigay ko sa kanya ay 9. Hindi kasi siya dumidikit kapag merong basa. Madali rin siya natatanggal at nawawala ng dikit. Nilagyan ko na lang to ng foam para hindi matanggal. Ito nga pala inaga-absorb ng ingay magmula sa ulan. Nabutas na rin kasi yung aming alulod at kailangan ng ipagawa. Pati nga itong ibang mga bahagi ay nilagyan ko na rin. Madalas kasi itong umapo lalo na kapag malakas ang ulan. Nilagyan ko na nga pala ang lahat na posibleng may butas at atin na lang itong oobserbahan. Pagkatapos nga umakit na rin ng bubong, itong aking kapatid. Pinapasok din kasi ito ng tubig lalo na kapag malakas ang ulan. Paghahanda na nga rin pala to dahil may paparating na naman na bagong bagyo. May mga nabili din pala akong wallpaper para dito sa aming dingding. Para nga kahit walang pintura ay napakaganda naman tingnan. Kadarating nga lang din pala nito at sa ibang araw na natin ididikit. Ngayong araw nga din pala ay magka-canvas tayo para kay Itom. Ito kasing shock niya sa unan ay napakatigas na. Hinihinala ko nga na naubos na rin to ng langis. Hindi na rin naglalaro ang shock nito lalo na kapag malubak. So paano guys? Tara! Medyo maalog at magalaw na nga rin pala itong kanyang manibela. Tayo nga pala ay magka-canvas lang dahil wala pa tayong pambili ng parts. Agad nga pala tayong nakarating dito kay Motobads. Mukhang busy-busy nga pala itong ating mga kaibigan. Agad nga pala ako nagpa-assist kay Yolo para malaman kung anong tamang shock para sa ating motor. Ito nga pala ay YSS at ang sukat nito ay 330mm. Standard size na nga pala ito ng Aerox at nagkakahalaga ito ng 4,000 pesos. Habang itong isa naman ay RCB. 305mm nga pala ang sukat nito at nagkakahalaga ito ng 5,000 pesos. Ito nga pala ay nahahawig dito sa ating shock na luma. Ito daw kasing shock natin ay pang Mio. Kaya pala medyo sumasagad dito kapag tumatakbo. Iga-canvas ko na nga rin pala yung spring natin sa unahan. Mabuti na nga lang meron ng sample dito si Boss Lorem. Ito nga pala ay in-order niya pa sa Yamaha. Napaka-genuine nga pala nito. Kita-kita naman sa balot. Problema lang, wala pa tayong pera at hindi pa natin ito kukunin. May mga iba't ibang klaseng produkto rin pala dito na para sa motor. May mga panggilid din pala dito na JBT at napaka-quality. Kaya naman guys, pumunta na kayo dito kay Motobads. Habang pauwi nga, may nakita ako dito mga merienda. Eksakto naman na nagugutom na ako at nandito yung ating paboritong turon. Siyempre guys, kung may pambara, meron din panula. Kaya naman first bite, masarap agad. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung ating video ngayong araw. Nauubusan na rin kasi ako ng content at wala na ibang maisip. Kung may naisip nga pala kayong content na pwede natin gawin at kaya natin, makikilagay lang sa comment section. At dahil dito, nasayang ko na naman ng 3 minuto ng inyong buhay dito sa ibabaw ng earth. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!